YouTube channel. For today's video, ituturo ko po kung paano gumawa ng image thumbnail using PixLab and paano siya ma-transfer into YT Studio. It means YouTube Studio. Yan po. Okay, start na po tayo. First po, punta tayo kay PixLab. Yan. Bale yan. I-delete lang natin muna yan, guys. Turo ko kung paano ko yung ginawa. Okay. Yan siya, guys. Etong new text, delete lang natin yan. Yan. Okay. Tapos na. Dito naman, guys, punta na lang tayo kay gallery. Kung gusto nyo, may sarili kayong background or magandang background. Pero maganda naman yung mga background din kay PixLab. Ito. Yan yung background natin. Check lang natin yan. Then, drag lang natin to. Ayan. Sorry. Yan, guys. Yan. Okay na siya. And then, okay na siya. Yan. Click na lang natin ulit kay gallery kasi meron na ako ditong na-save na mga name na naka-transparent na siya. Click lang natin yan. For example, itong name. Check lang natin. Yan. Example yan. Then, mag-add na lang ulit. Add ka lang ng add, guys. Yan. Add lang natin yan. Check. Yan. Sample lang. Nakaganyan siya. Then, mag-add ulit tayo ng picture na lang. Picture. Ito. Yan. Sample. Yan, guys. Okay, guys. Tapos na tayo. And then, paano ba siya, guys, i-save? Okay. Punta tayo dito, guys, sa tatlong tuldok. Ayan. Punta tayo sa tatlong tuldok. Then, punta tayo kay image size. Yan, kay image size, ito yung lalabas niya. Kasi yung ganitong square, hindi siya pwede maging thumbnail sa, ano natin, sa YouTube. Dapat kasukat niya. Then, pili tayo dito. Ito, guys. YouTube thumbnail. Yan. Click lang natin yan. Then, okay. Okay lang yun, guys. Sorry. Ayusin lang natin to. Kasi, ayan. Dahil in-adjust natin siya, guys. Diba, lumit. Ayusin na lang natin itong mga ginawa natin text. Ayan. Ayan. Ayusin lang. Sample ganyan. Lakihan natin ito para naman. Konti lang. Ayan. Ayan, guys. Tapos na tayo. Then, dahil na ano na natin siya into, na-save na natin siya sa image thumbnail. Save na natin siya. Then, save as image. Ayan. Automatic na to na nakasave na siya sa gallery. Next step, punta tayo kay Y Studio. Punta tayo kay ito, Y Studio, guys. Yan. Kita nyo ba, guys? Lagyan ko na lang ng arrow. Yan. Yan siya, guys. Punta tayo dyan. Click lang natin. Ayan, guys. For example, ito. Ayan. Di ba, guys, makikita nyo na may mga naka-picture out siya. Yung pinaka-front niya. Yan yung tinatawag nating thumbnail. Paano ba natin yung ginawa? For example, punta tayo dito. Haba, ito na lang. Ayan. And then, dito tayo mag-i-edit, guys, ng thumbnail. Click lang natin tong parang may lapis dito. Yan. Click lang natin yan. And then,
ito lang, click mo lang din, edit thumbnail. Tapos, dito ka, change. For example, iti-change mo yan. Yan. And then, isi-select mo to guys, ito. Ito, isi-select mo yan. Then, pag na-select mo na siya guys, di ko lang pipindutin guys, kasi naano ko na siya eh. Bali, pag okay na yung guys, sabawa, ganun na siya guys, lalabas na siya, di ba, na-select na natin. Ganito yung magiging mukha niya. Yan, ganyan. Ito. Nasa picture na to. Then, iselect lang natin siya, guys. Pagka-select, automatic na yun, na-save na siya. Ganun lang siya, guys, kadali. Automatic na-save na siya. Pag na-save na siya, guys, automatic na, eto na, makikita mo dito. Nakaganyan na siya. Katulad niyan, TikTok completion, yung pinaka-image thumbnail niya. Automatic na siya, nakaganyan, guys. Yan lang guys, sa ngayon, and thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel sa nagustuhan nyo po yung video ko for today. Please support me po. Bye-bye po. Thank you po. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin, and thank you sa magsusubscribe pa rin po. Palang-palang sa akin. Thank you. Bye-bye.